chosen to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. So the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are saved. Salamat, Panginoon, sa iyong bunda. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Ibang daang
taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon, kaluhob sa aming puso. Aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Mang na ang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Mang na ang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punda. Misyon, kalugob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami,
Ito na. Pakabaligtad yung lagay niyo. Tama. Sa inyong lahat, mga kapatid, ngayon po'y araw ng Huwebes sa salikang Domingo ng kanilang panahon. Ang magbubuhos na ating pananabisa ay sa Reverend Father John Villaruel O'Neill. Magsitayo na. Santo, nawa'y sumainyo na. Amen. Magandang gabi po.
tagal. Mas maganda pa ba sa gabi ang katabi mo? Sabi nga paano mo makikita ang isang ngiti kung madilim? Hindi, di ba? Makikita mo ba isang ngiti? Mararamdaman mo lang ano? Kaya na kailangan natin ng tiwala. Sa liwanag nakikita ang ngiti, sa liwanag nakikita ang kulay, sa liwanag magkikita-kita. Yan ang sabi sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, na let your light shine. Huwag mong itago ang ilaw. Ipakita mo ang ilaw. Sana maging ilaw tayo sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid ko kay Kristo, sa mga talento natin na hindi natin pinapahagi sa ating kapwa, sa mga ilaw na ibinigay sa atin ng Diyos kung hindi natin pinapahagi sa ating kapwa, tingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Inaamin po sa mga kapatid ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong magkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkulang. Kaya sinasama ko sa mga kapatid ng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga mananalo at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Pagdasal po natin at yung mga kapatid na sa mga pinabuhay na lalo na po ang asawa ng ating pamangkin na si Deja Soriano Villarreal. Ang maraming makapangyarihan, itaguyo mo ng aming kinagampanan at insunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming magawa ng mga kamutihan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Matapos magsalita si Nathan kay David, pumasok sa kota ang hari, umupo at nanalangin. Sinabi niya, sino ako ang Panginoon? At ano ang aking sambayan upang ipagmalasakit ng ganito? Maaaring maliit na bagay lang ito sa inyong paningin. Subalit, napakalaki para sa amin sapagkat tinignan ninyo ang magandang kalagayan ng sambahay ko sa hinaharap. Panginoon, tinatag niyo ang bansang Israel upang maging inyo magpakailanman at kayo naman ngayon, gawin niyo ang inyong pangako sa inyong halikin at sa kanyang sambahayan. Magiging banto kayo sa lahat ng bansa at sasabihin nila, ang Panginoon, ang makapangyarihan ay Diyos ng Israel. Sa gayon, magiging matatag sa harapan niyo ang tahanan natin na inyong lingkod. Panginoon, makapangyarihan ang Diyos ng Israel, nagkaroon
Panginoon, Panginoon naming Diyos, ikaw din ang nangako nito, kaya mananiginawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Trono ni David ay daan sa malubos ng tanan. Trono ni David ay daan sa malubos ng tanan. Huwag ka kalimutan ng dinain, poon ang lingkod mong David. Huwag mong lingkutin ang kanyang ginawang pagpapakasakit. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo. O Dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya ay ganito. Trono ni David ay daan sa malubos ng tanan. Di ako huwag na naano ako na hindi hiyulay hanggang ang poon ay wala pang lugar matitirhan. Isang templong laan sa Diyos ni ako na makapangyarihan. Trono ni David ay daan sa malubos ng tanan. Ang iyong pangako sa lingkod mong David, huwag mong baguhin. Ganito ang iyong pangalang pag-ibig. Isasaan mo ang gagawin ng hali upang pumahal. Matapos na ika'y umano sa lupa. Trono ni David ay daan sa malulubos ng tanan. Kung maging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, at ang mga utos ko ay gagalaw, ang mga anak mo ay pawagaparin wala sa tapat. Trono ni David ay daan sa malubos ng tanan. Pinili ng Diyos na maging tahanan ang lungsod ng Siyon. Ito ang wika niya. Doon ako titira panghabang panahon. Ang pag-ahari ko'y magmumula roon. Trono ni David ay daan sa malubos ng tanan. Magsip tayo ang lahat. Panginoong Yesu Kristo, magsiupo ang lahat.
Lagi po natin sinasabi, no, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ngunit kung yun sa naman ay may nagkatanong, mabuting balita ba yun? Mabuting balita kaya yun? Sa ko naman ay lahat na galing sa ating Panginoon ay mabuting balita. Ngunit kung apektado naman tayo at negative ang epekto sa atin ng mabuting balita nito, parang hindi sa nagiging bago mabuting balita. Yung times na nangyayari sa atin, di po ba? Yung times may mga sinasabi na nating ano, mga nakaka-apekto sa buhay ng departure. Sa mga Pariseos. Ayaw nilang makinig ng salita ni Kristo dahil nasasaktan sila. Dahil kadalasan, ang katotohanan ay nakakasakit din po. No? Ang katotohanan ay nakakasakit din po. Ngunit, kailangan ipagpatuloy na ipahayag ang salita ng Diyos. Dito lamang po sa ating ebanghelyo, alalaktuloy, ano bang kanta para sa ilaw? No? Sabi ko, bibirit kaya ako dito? Mayroong kanta kasing, shine, na 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 na, yan lang alam ko, shine, shine lang talaga. No? At kung gugustuhin naman natin yung Tagalog, mayroon din naman pong Tagalog, di ba? Ano yung music sa Tagalog ng ilaw? Ha? Meron kayong alam? Ano yon? Ano po yun ay? May kinakanta si, ano, si nanay. Basta ilaw, no? Ilaw. Ilaw ang ating tanglaw. Kadalasin isang salita lamang na napakaganda, napakabuti ay ilaw na po sa atin. Sa ilaw na iyan, tingnan mo lang si Brother Bernie at si Father Joel. It will shine. Kung minsan sabi nila, Father, hindi ka ba na-offend pag sinabi namin? Sabi ko, hindi po. Dahil gustong-gusto ko yung ilaw na ito. No? Gustong-gusto ko ang ilaw na ito. No? So, ilaw. Kung may ilaw po, mga kapatid ko kay Kristo, sabihin nga natin, may buhay. Pag may ilaw, makikita natin ang napakaraming kagandahan sa ating paligid. May isang example daw na isang istorya na isang bata, doon po siya sa ilalim ng poste, na parang may hinahanap. Nilapitan po siya at tinanong, anong hinahanap mo, Toy? Ang sabi niya, yung 10 piso ko kasi nawawala, hinahanap daw niya. Saan po ba nawala? Dito lang? Sabi niya, doon po sa bahay. E bakit dito mo hinahanap? E dahil dito sa poste may ilaw. Sa bahay po madilim. Kaya doon niya hinahanap sa may ilaw. Maganda na mapakinggan yun. Yung hinahanap mo ay nasa ilaw. No? Pero kung hindi naman nandoon yung nawawala, paano mo naman ito mahahanap? Sa ating Panginoong Jesucristo, salita ng ating Panginoong Jesucristo po ay napakaganda para sa ating lahat. Ito ay ilaw sa atin. Ngunit kadalasan ay tinatakpan natin ang ating mga tenga, tinatakpan natin ang ating mga mata para hindi natin masilayan ang ilaw. Kaya patuloy pa rin tayo naninirahan o na namumuhay sa kadiliman. Binibigyan tayo ng ilaw ng ating Panginoon, pero pinipili pa rin nating mamuhay sa kadiliman. Kaya nga mga kapatid, kadalasan po, hindi natin nakikita na sa salamuha ang kagandahan ng Diyos, ang kagandahan ng salita ng Diyos, ang kabutihan na pwede sanang magawa natin sa ating kapwa. Buksan ang ating mata na masilayan natin ang ilaw. Buksan ang ating mga tenga nang sa gayoy makinig naman tayo sa salita ng Diyos na ilaw sa ating buhay. So pag may ilaw po, dapat po ilalantad natin, hindi natin itatago. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, walang lihim
na hindi mailalantad. Walang lihim na maitatago natin panghabang buhay. Darating ang araw, mailalantad din po ito. Kaya nga, maraming mga taong may lihim na hanggang ngayon po ay inuusig sila sa kanilang buhay. Dahil masyado silang sarado sa kanilang puso, hindi nila mabuksan ang kanilang puso, kanilang dibdib sa kanilang kapwa, hindi mabuksan sa Diyos, hindi nila ma-open sa ating Panginoon, kaya tuloy-tuloy pa rin po silang naninira, namumuhay sa lihim na iyan at hindi po sila kumpletong nagiging masaya sa buhay. Yan ang tinatawag nating sa close, sa pagiging sarado mo sa buhay. Lagi na lang pong kadiliman ang iyong mararanasan. Lagi kang uusigin ng iyong konsyensya at lagi kang parang may takot sa iyong buhay. Yun ay pag-uusig sa mga naglilihim na sa akala panghabang buhay ang lihim na iyan. No? So para sa Diyos, dapat buksan natin ang ating puso. Para sa Diyos, dapat buksan natin ang ating dibdib. Para sa ating Panginoon, dapat bukas tayo. Para nang sa gayon, sabihin natin, hindi tayo nag-iisa sa buhay nito dahil kasama natin ang Panginoon. Sa kadiliman, mga kapatid, sa sobrang paglapit natin sa ilaw, kadalasan po anong nangyayari, parang nabubulag din po tayo. Ano? Yung ang sabi din ni Dr. Cerizal ba yun? No? Na pag lumapit sa ilaw, yung ano yun, lamok or langaw? Lamok ba yun? Lamok? Ha? Ah, gamo-gamo. Gamo-gamo ba yun? No? Na yung gamo-gamo, na-attract niya ang ilaw. Pero pag masyado siyang lumapit, nasusunog po siya. Tama ba ang ilaw na yun? Kung minsan po, hindi. May danger, no? Pero iba yung gamo-gamo, iba yung ilaw na iyan, iba naman po yung ilaw na salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, haba tayong papalapit ng papalapit, lagkakaroon tayo ng buhay. At yan ang inaalay ng apoy ni Kristo. Ang ilaw na tumatanglaw sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng buhay. At sana po ibahagi natin ito sa ating kapwa. Dahil yung ilaw na hindi natin ibinabahagi, pwedeng masusunog po tayo. Kailangan pong ibahagi natin sa ating kapwa. Yan po ang salita ng Diyos. Dapat ibahagi siya sa ating kapwa. Kaya nga, kung may mga talent man tayo, kung may mga kayamanan man tayo, kung may mga sobra sa bahay natin, kung may mga grasya na tayo natatanggap sa buhay natin, mas magiging fruitful pa ito, mas dadami pa ito kung marami tayo, kung ibinabahagi natin ito sa ating kapwa. Kung ikaw ba ay magluto, masarap ang pagluto mo. Kakainin mo siya at hindi mo siya ipapamahagi sa iyong kapwa. Magpifiesta ka at sabi mo, ang sarap-sarap ng kain ko. Ang sarap-sarap ng niluto ko. Ikaw lang. No? Masaya ka ba niyan? Diba? Pero kung ibabahagi mo siya sa iyong kapwa at lahat sila ay nasarapan, ang daming magiging masaya at ang daming matutuwa dahil masarap ang luto mo. Ano ang feeling mo niyan? Diba? Sabihin mo, luluto pa ako kasi maraming nasarapan sa luto ko. Pero kung ikaw lang mag-isa ang kakain mo, at ikaw lang isang magdiwang, masaya ka ba? Kung sakim ka, no? Kung hindi ka mapagbigay sa kapwa, akala mo happy ka.
Pero sa totoo lang, hindi ka masaya. At ang ilaw din, dapat nating ibahagi sa ating kapwa nang sa gayon, hindi lang ikaw yung namumuhay sa ilaw, kundi marami kayo ang maiilawan nito. Kaya ngayong kanta, no? It is better to light just one little candle than to stumble into dark. Better far that you light just one little candle. All you need is a tiny spark. If we all say a prayer that the world will be free, how wonderful dawn of a new day we'll see. And if anyone lit just one little candle, what a bright world this would be. What a bright world this would be. So yun, may isa kang kandila, iilawan mo siya, kukunti lang, maliit lang na lugar ang maiilawan. Ngunit kung bawat isa may isang kandila, pag nailawan lahat, nasindihan lahat iyon, what a bright world this would be. Gawin mo ang iyong party. Mag-ilaw ka, magsindi ka ng kandila. Lahat-lahat magkakaroon ng kandila na sisindihan. Magiging maliwanag, maliwanag ang ating buhay, ang ating mundo. Magsimula ka na. Nagsisimula na kami. Amen? Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos Ama ng liwanag upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Sa bawat panalangin po ating itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang naglalakbay na simbahan, naway higit na humikayat ng mga tao upang magbagong buhay sa pamamagitan ng pagiging saksi kay Hesukristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga misyonero na nagpupunyagi sa ibang bansa, naway biyayaan ng Diyos ng mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga magulang naway patuloy na magsumikap na ibahagi ang pananampalataya sa kanilang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Sa mga taong nabibigatan sa mga kasawian sa buhay, naway maipakita nating lahat ang ating pag-aaruga, pakikiisa, pag-ibig at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga namatay, naway maging malaya sa mga alalahanin sa mundong ito at magkamit ng kasiyahan ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama namin Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. So I am not a good guy.
si tayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo'y lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak. At kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyang Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawak ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng aming kapatid na si Deka na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ni Ina ng Diyos, at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Siya po ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating ilaw na tumatanglaw sa ating buhay. Siya po ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. So, paalala lang po na this coming Saturday ay meron po tayong community mass, no? Kasama po kami yung mga pare. Every Saturday na po yan maging community mass natin. And integrated po ang Lords o tinatawag nating morning prayer. And singing also the Salve Regina. No? At paalala lang din po sa inyo na everyday po binubuksan po namin itong side door, no? Dito sa ating simbahan. At nilalagyan po namin ng barricade dyan para hindi na kailangan pumasok po dito. Ang importante naman po, you can visit Jesus in the tabernacle. No? So everyday binubuksan po namin yan. Kasi maraming beses po nakikita akong dati yung mga taong nagdadasal po dyan sa labas, umiiyak, no? Nandyan lang sa labas. Sabi ko, pwede naman pong pumasok dito po sa ating tabernacle, no? You can talk with Jesus in the tabernacle, no? So, in the future po, who knows, baka makaroon po tayo ng magandang project na gawin po natin itong Adoration Chapel, no? Wala tayong lugar, pero ito napakagandang lugar pala para gawing Adoration Chapel po natin, no? So, for a while, Adoration Chapel pa rin siya, yun nga lang bukas, no? Pero you are always welcome to visit Jesus, no, in the tabernacle here. Every day po yan. Okay? Meron pa bang paalala? Ang misa po sa Saturday ay 6:30. Ha? So, dati po 6 o'clock, mungi pa po kami ng 30 minutes na kunting panahon din po. No? So 6:30 po. Tuwing Sabado ng umaga, 6:30 po ng umaga ang misa natin every Saturday. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit.
Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.